Meanwhile, the United States seems to have agreed to an urgent request from Ukraine. Official sources have said that Washington is now poised to send a battery of its most feared Patriot missile systems to the war-torn nation. The United States finalizing plans to send the Patriot missile defense system to Ukraine as early as this week. That's according to several U.S. officials. Matutuloy ng ipagkaloob ng Estados Unidos ang matagal nang hinihiling ng Ukraine na Patriot missile defense system. Simula na mag-umpisa ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin humpay ang ginagawang pangapag-atake ng pwersa ni Biden-Putin. Matatandaan mga idol, simula na matras na ang tropa ni Putin sa Kherson, naging madalas na ang ginagawang missile at cross strike ng Russia. Hindi lang sa mga military target, kundi sa lugar kung saan naroon ang maraming mga sibilyan. Ang karamihan pinupuntarya ng mga pag-atake sa Ukraine ay ang kanilang mga power plant, heating system at iba pang mga energy structure, naging dahilan naman upang ang mga milyon-milyong tao ay nagtitiis ngayon na walang kuryente at walang magagamit na heater upang kontrahin ang napakatinding lamig ng panahon ng kanilang lugar. Dahil sa mga long-range missile na ginagamit ng Russia, hirap ang pwersa ng Ukraine kung paano ito kukontrahin. Kaya naman upang masolusyonan ang gayong problema, palit-ulit na linalambing ni Biden, ni Zelensky, ng Amerika sa nasana mapadalaan sila ng Patriot Independent Missile System na isa sa pinaka-advanced air defense sa buong mundo. Pagawat sa umpisa mga idol, sinasabi ng US na hindi nila ipapadala sa Ukraine ang kanilang Patriot Independent System. Subalit ngayon lang, December 21, nagbago ang isip ng Amerika na kinumpirma mismo ng Presidente ni Joe Biden na magpapadala sila ng Patriot sa Ukraine. So ano ba talaga ang kayang gawin ng Patriot ng Defense ng Amerika? Gaano magawa-apektibo sa pagdepensa at paano mapipigilan ng pag-atake ng Russia sa Ukraine? Surface Array Tracking Radar to Intercept on Target Patriot ay isang mobile surface, air missile at anti-ballistic missile system ng Amerika na binuo noong 1963. Ginawa ang defensive missile system na ito na ang layunin upang palitan ang lumang nilang defensive missile system na Nike Hercules at ang Hawk Air Defensive Missile System. Taong 1969 hanggang 1970, naganap ang unang pagsubok ng air defense system na ito. Pumasok naman ito sa serbisyo ng US Army pagsapit 1982 at ang unang nasubukan ng system na ito noong Persian Gulf War. Base sa record sa kasalukuyan, ang US Army ay gumagamit ng nasa mahigit 1,100 Bataryon Lancer at maliban sa kanila, ini-export din nila ang mga ito sa 14 nilang kaalyado na mga bansa. Mayroon ilang mga bayan na Patriot mga idol na unang version nito na gumamit ng MIM-104A missile na tinatawag din nila na standard na mayroon 100 km na range. Sinyo rin ang unang version ng Patriot bilang isang anti-aircraft weapon na kung saan wala itong kakayahan na kontrahin ang mga ballistic missile na mayroon 4 na missile launcher ang air defense system na ito. Samantala ang kanya naman mga launcher ay nakaama sa 2 excel trailer o di naman kaya sa isang 8x8 high mobile ability vehicle. Ibig sabihin kahit saan mo ito naisin ilagay ang air defense system na ito ay madali mo itong maililipat dahil nga isa itong mobile. Bago pagandahin ang Patriot Battery, mayroon itong 4 na pangunahin operational function na kinabibilangan ng communication, command, control radar at missile guidance kung saan ang 4 na mga ito ay sama-sama nagbibigay coordinate, secure, integrated at mobile air defense system. Ang bawat battery ng isang Patriot ay nakalagay sa isang truck mounted launcher system na mayroon 8 launcher
at bawat Lancer ay nagtataglay ng 4-16 na mga ready-to-fire missile. Tulad na sinabi ko sa naunang mga idol, ang Patriot Indefense System ay mayroon mga variant. Sa umpisa ay isa lamang ang anti-aircraft, ang Patriot, subalit kalaunan na-upgrade ito at hanggang naging isa itong anti-ballistic missile system. Ang upgraded version na tinatawag na PAC-1C o Patriot Advanced Capability 1 na na-upgrade ng software ang kanyang radar na mayroon na rin kakayahan na mahagip ang intership ang paparating ng mga ballistic missile. Maliban doon, mayroon din itong bagong missile na tinatawag nila na MM-104B kung saan gumagawa rin ito ng katulad ng isang anti-radiation missile. Kapag na-engage na ang MM-104B, sinisira nito ang sinasabing significant emitter at electronics coordinate measure na nakatulong sistema upang wasakin ng electronic warfare aircraft. Karoon naman ito na panibagong upgrade, tinawag ng system factor kung saan ang tagline ng missile na naman na ito in-upgrade mula sa missile nito na MM-104B. Pinalitan nila ito ng panibagong missile na tinawag naman nila na MM-104D na mayroon mas malayong range at mas naging epektibo pa laban sa mga ballistic missile. Di naglaon mga idol, pinagpatuloy pa rin ang pag-upgrade ng system na to na tinawag naman nila na PAC-3. Ang version na ito ay mayroon naman bagong missile na tinawag naman nila na MM-104F na mayroon mas pina-approve na kakayahan laban sa ballistic missile. Mas maliit na rin ang missile na ginagawi sa PAC-3 kung ikukumpara sa mga naunang version na bawat Lancer nito ay mas pinarami pa ang taglay ng mga missile. Bawat missile ay mayroon 40 km na range, attitude na 20 km at radar na mas pristine ang kanyang detection at tracking range. Sa umpisa mga idol, tila hindi naging maganda ang operation history ng Patriot Indefense System, lalo na ang hindi pa ito ni-upgrade. Una, ito ginamit noong Gold War para sana kontrahin ang mga paparating ay Rocket God Missile at Ballistic Missile na pinupunta riyang Israel at Saudi Arabia. Subalit naging controversial ang resulta na sinabi ng Amerika na naging epektibo ito dahil ang totoo, pumalya talaga ang system na ito. Noong February 25, 1991, bago din ang dipinsahan ng Patriot ang barracks ng Darak, Saudi Arabia, tinamaan ito ng isang Iraqi missile na nagresulta ng pagkasawi ng 28 sundalong mga US Army. Father, Walter, Master, Detachment. Sa pangyayari na iyon, mabilis na tuklasan ang naging problema ng Patriot at agad naman itong na-upgrade at pangalawang pagkakataon muli sinubukan ang system sa Iraq noong 2008 kung saan matagumpay na na-intercept ang mga ballistic missile mula sa kalaban. Noong March 23, 2003, nagkaroon ng tatlong friendly fire na insidente ang Patriot, kaya pinagpatuloy ang pag-upgrade nito. Pagsapit ng 2014, operation ng patented edge, ginamit ng Israel ang naturang system at sa 100% ay nagtagumpay nito, nasira at ina-intercept ang dalawang unmanned area vehicle ng kalaban at ang mga aircraft. Club naman ang Syria Server War, kaliwat kanan ang tagumpay ng Patriot na ito nang wasakin ito ang drone ng Syria at pabagsakin ng isang serial Sukhoi issue 34 nang pasukin ang mga ito sa Israeli controlled airspace. Maliban sa mga iyan, simula 2016 hanggang 2018, hindi pumalya ang Patriot na sa Israel sa pag-intership at pagpabagsak na napakaraming mga drone na mula sa Syria. Nang tangkang pumasok sa Israel at noong June 2018, isang Syria issue 22 fighter jet naman ang pinabagsak ng Patriot sa Israel. Hindi lang sa Israel nagpakitang gilas ang pagiging epektibo ng Patriot. Mga idol, maging sa Saudi Arabia, ang kanilang nabili na Patriot ay matagumpay din na na-intercept ang dalawang Iskad missile noong 2015. Pagsapit na naman ng 2016, isa na naman
long-range ballistic missile ang interceptorship ng Saudi Arabia nang pagpuntarahin ang Mika, maging sa 2018 to 2019 na intercept din ang Patriot ang ballistic missile mula sa Yemen nang pabagsakin sana sa Riyadh. Nagpakita din ng pagiging epektibo ang system na ito nang gamitin ito ng United Arab Emirates sa Yemen kung saan matagumpayan itong intercept ang dalawang ballistic missile. Ngayon mga idol, dahil sa umiinit ng labanan sa Ukraine at tensyon na nangyayari sa Amerika at Russia, noon lang March 9, 2022, nagpadala ang Amerika ng dalawang Patriot sa Poland bilang tugon na posibleng banta ng Russia sa Amerika at sa mga kaalyadong pwersa nito. Sa pagpapatuloy naman ng digmaan sa Ukraine, kumpirmado na magkakaroon na rin ang Ukraine ng Patriot na paniguradong malaking maitutulong dito sa kanyang depensa laban sa mga pag-atake ng Russia gamit ang mga drone at missile. So ngayon mga idol, nakahanda na ang ilang mga Ukrainian soldier na papunta sa Amerika upang magsagawa ng pagsasanay para sa Patriot Defense System. Ikaw mga idol, anong masasabi mo sa Patriot Air Defense na ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa iyong panonood. Saan man kayo naroon, live, mag-iingat. God bless. Bye-bye.